tell us in the comments. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Please welcome first, Bien, Zoleta-Mañalac. Let's call on the other, or Bien sister, Bambi, na biglang lumabas kanina. Nagulat. Hello po. Good afternoon sa lahat. Bien, I know I talked to you last year, pero can you update us on what's the latest with you right now? And then, Bambi. Since last year, naka home workout pa rin ang buong team. So, may provided program. Pero, ngayon nasa progression na kami. Actually, mga bahay namin, meron na kami parang mini gym. Kumbaga, mas mga bumili na kami ng equipment, bike. So, para maging tuloy-tuloy pa rin yung training namin since may preparation kami na tournament. How about you, Bambi? Same naman po. Since last year, nag-start na kami ng online workout. So, kung last year medyo nag-a-adjust, this year medyo nasasanay na kami. Parang pagising sa umaga, mag-prepare ka na to workout. Kasi since lockdown, hindi ka naman pwedeng lumabas. So, yun na lang yung ginagawa namin every day. Tell us more about how soft tennis is being played. Dahil alam natin, well, tennis, soft. Bakit soft tennis? Ano yung similarities kung darong tennis at kung soft tennis? Siguro, ito po, may sample po ako para makita din po ng mga viewers ng Sports Bytes. So, soft tennis. Kasi soft tennis kasi gawa ng bola. Actually, yung bola namin is soft rubber ball compared to the regular tennis na yellow hard ball. And then, yung racket namin, much lighter ka and longer. And then, the scoring system of soft tennis is shorter. 4 games lang yung games namin, for singles, and then for the doubles, 5 games naman, pero 1 set lang. Pero the game will take 45 minutes to 1 hour then kasi mahaba yung racket. A little bit about how the dynamics of the game is being played. Like for example, in tennis, are the strokes longer? Is your swing longer? Is it shorter? Do you approach the ball with the same intensity or is it different? Natatawa na yung sister ko. Kailangan ba yung sister? Kasi bago pa lang po ako sa soft tennis, so lahat ng strokes ko, lahat ng galaw ko is masasabi ko na more of tennis pa rin siya, more of regular tennis since I started lang sa team ng 2019. So, yung adjustment ko, medyo mix pa yung galaw ko ng soft tennis and regular tennis. Kasi like, meron sariling strokes yung soft tennis na hindi siya pwedeng i-apply sa regular tennis. Like, para, since magaan yung bola niya, tingnan ako ng kapatid ko, tama ba? Dapat mas maaga yung palo niya dapat. Tama ba ako? Siya papa yung palo ako, sir. Yay! Yay! may mga shots na hindi na tumatalbog yung bola sa soft tennis. Unlike sa tennis, parang kahit anong mangyari, kahit sumabit din sa net, magbabounce. So sa soft tennis, may palo na hindi na nagbabounce. Can you describe to us how your training goes? Actually, yung training kasi namin, MWF, so SNC siya, before the pandemic, for training kami ng MWF. But now, since online siya, so baliktad naman siya ngayon. And then for the Tuesday, Thursdays namin, ano naman kami doon, flexibility, stretching, and video review, and cardio. So doon na pumapasok yung mga kailangan namin ng, yun, for me, kailangan ko ng bike. Kasi yung mga, wala kasi ako sa village, yung mga teammates ko kasi nasa village. So pwede silang tumakbo sa labas or sa gate ng umpisa. Ngayon kasi gradual, nakakalabas na. Pero village lang talaga, hindi talaga pinapalabas na coach namin. And then, for the skills
demonstrate naman yung pagpalo. So binibigyan naman kami ng coach namin ng video din na susundan namin sa ano sa cellphone namin, sa tablet. Yun yung gagayahin namin format, yung palo, strokes, yung pushet. And then parang kulang na lang talaga is nasa court kami. Pero ibang iba siya talaga. Lalo sa you said you just transitioned from tennis to tennis. May pangambas ba sa iyo na ngayon na primarily online training ka lang muna? Mm-mm. Yes, so medyo nag-worry din kasi like nung pagpasok ko last 2019 sa team. When was the last time, for the benefit of our audience, when was the last time that the that soft tennis was included in the calendar? Well, for the SEA Games, so last SEA Games was the 2019, and then prior that, ang first show up ng soft tennis sa SEA Games was the 2011 SEA Games. So yun yung first talaga ng soft tennis makapasok sa SEA Games. Then after that, after 8 years yun, nakapasok ulit kami sa What tournaments do you join in that particular span na what you said kanina, 8 years yung gap? Huh? So what tournaments are you able to join in that 8 year gap to keep yourself in shape for international competitions? Actually, for soft tennis, regular sports just the Asian Games, and then we also have Asian Championship every 4 years, and then the World Championship also every 4 years then. So yun mga preparations namin. So parang hindi din naman kami na babakante kasi may mga pocket tournaments kami, and then Southeast Asian Championship din yung parang yearly namin nga para nga ma-promote namin ang soft tennis and talaga ma-push siya sa SEA Games. So after 8 years yun, nakabalik sa 2019 SEA Games. And nung nangyari nung 2019, so parang very positive na kami na mag-bebiat ng SEA Games kami kasi syempre ipupush yun ng sobra kasi diba for SEA Games, kailangan 3 consecutive years ka para maging regular sport ka kasi after SEA Games, we're hoping Cambodia yung next after Vietnam. So we have Cambodia team na i-work out din for SEA Games. So after that nun, magiging regular na sana. Kaya lang yun, pandemic happened. So mag-i-start na lang ulit ang soft tennis. Okay, just in the Asian region, what countries are more receptive of the sport comparatively to that? Actually, soft tennis started in Japan. So for the Asian countries, very very sikat siya or very popular siya sa Japan, Korea, Chinese Taipei. And then now, China also, meron na silang very strong team. And then for the Southeast naman, we have Cambodia team, Indonesia, Thailand, Laos, Vietnam, yung Thailand, and Mongolia din meron din. And then even the world meron na rin. For the world, 39 countries usually nagpa-participate kapag may world championships. Being your first and in almost everything, can you describe to us your feeling, yung accomplishment? Because I've been seeing in the videos talagang very emotional ka. Mm-hmm. Kayo dalawa very emotional kayo with that thing. We'll see that later. Pero can you describe to us what was going on in your mind during that time? Yung year na yun kasi since first time ko, so parang ito na rin yung parang biggest, yung major tournament ko sa career ko compared din sa lawn tennis na years ko. So ito na talaga yung major event. So yung year na to, maraming pressure kasi since kapatid nga ako ni Bien Zoleta na matagal na sa soft. Tapos kami pa yung partner. So mataas yung pressure kasi parang ina-expect na kailangan manalo kami since Philippines din yung mag-host. So parang masyadong mataas yung expectation nila. So nung yung mga first few months na lumalaban kami sa ibang bansa, na natatalo kami na hindi ako manalo-nalo. So parang nandadown ako kasi parang paano ko mag-prove yung sarili ko na kaya kong ipanalo yung SEA Games. Pero thankful naman ako sa sister ko kasi dahil nga mahaba yung pasensya niya sa pag-coach sa akin. Yung haba po ng racket. Yung SEA Games ay panalo na pala.
swerte kami na meron kami ano, meron kami facility yung dad ko na nakapag-provide siya kasi at least hindi na mahihirapan yung mga bata kasi parang ginawa yung tennis center for the kids talaga para makapag-provide nga yung mga taga Quezon kasi parang pag sinabi mong taga Lucena, sino ba yung mga players diyan? Parang hindi siya matunog unlike kung galing kang Mindanao, galing kang Visayas, at least kung manggagaling dito sa Lucena tapos kami pa yung nakatulong sa kanila. So nakakagaan ang paraan ng pakiramdam. And also itong court namin, dito rin kami, hindi pa uso yung bubble noon. Dito kami nag-training ng team namin bago mag-SEA Games. So dito kami nag-camp. How good or bad is it to have a sibling that plays the same sport? Unahin natin yung basbata ha. Bambi, huwag ka muna magsalita. Miss Universe answer. Ay, basbata. Bambi yung pinaka, si Bambi yung bata. Si o, kaya nga. Yan, yan ang gusto. Si Bambi muna. Si Bambi muna. Si Bambi muna. Ayaw mo yun. Bambi muna. Ay, napahay lang eh. Well, nung bata kami, grabe talaga. Yung away namin talagang pang teleserye ang away namin magkapatid. Kasi parang tingin namin sa isa't isa, magkalaban, rivalry talaga. Parang ikaw na lang lagi nananalo. Mas nung bata kami, tinatalo niya ako lagi. Ayan. So naiinis ako sa kanya. So pero nung tumanda na kami, parang ay mag-partner pala kami. Lalo na dito sa soft. So dun naging close, yung talagang naging bonded kami kasi siya yung naging coach ko sa soft tennis. So parang wala akong choice, kailangan kong makinig sa kanya. I want to know your story, how you transitioned from lawn tennis to soft tennis. Sige, let's start with Bien. Well, for me kasi naging from junior player to women's din, ako nag-start sa lawn tennis. So, naging mahaba din yung career ko for lawn tennis. Kaya lang sa lawn tennis kasi hindi ko na-experience yung i-represent ang country sa mga big events. Pero yun kasi yung dream ko before. So, nung hindi talaga ako na ipasok sa SEA Games Hanoi ata yun, hindi ko maalala. Basta parang ganun. So, then in-offer na sa akin yung soft tennis kasi nga since nag-create sila ng bagong team because they have a new president that time and which is Colonel Jeff. So, una kong tanong sa kanila, meron ba kayong SEA Games? Meron ba kayong Asian Games? Meron ba kayong World Championship? Actually, yung na-expect nila na itatanong ko sa kanila is kung may allowance ba. Which is yun kasi yung mostly daw na tinatanong sa kanila pag nagtatanong sila ng player. But yun, to their surprise, ito yung tinanong ko. So yun, so doon ako nag-start din from 2007 up to now. Yun, grateful ako. How about you, Bambi? How did you transition from lawn tennis to soft tennis? Yung sa akin naman po, actually, active ako for the longest time sa tennis talaga. Parang kahit before, narinig ko yung soft tennis na nagka-college na ako. Parang na-mention na sa akin before na kung gusto ko ba mag-soft tennis noon, pero hindi pa ako umuo agad since active pa nga ako sa tennis noon. Parang medyo nananalo pa naman ako ng mga panahon na yun. So, nung time na siguro nito lately lang, kasi medyo nawala na rin ako sa tennis, hindi na ako masyadong nag-focus sa mga sa singles, more on doubles na lang ako. And then, inanong ako ni ate actually, parang sabi niya, merong tryouts daw for soft tennis. And since may SEA Games na i-host sa Philippines, but hindi ko i-try? Since meron naman akong, since active naman ako maglaro, so hindi naman ako din mahihirapan kung mag-start ako mag-training ulit. Parang at first nag-isip pa ako na parang, kung magta-tryout ako, edi parang kailangan ko mag-training, gigising ka ng 5 a.m. Tapos sabi ko, kaya ko pa ba yun? Kasi parang ang tanda ko na. Sa tingin ko kasi ang tanda ko na, so mag-ganun na naman ako. Pero parang in-encourage niya ako na itry mo lang. Wala namang mawawala sa'yo. Which is true. Kasi wala namang mawawala sa akin kung matalo ako. So what? At least tinry ko.
So buti na lang din pinush din ako ng sister ko na pumasok ako ng So for the both of you, like if you both have your respective individual lives that you live, how easy or how difficult is it to jumble that schedule, that entire melange of activities? How do you manage to do it? Well, for me, kasi I'm thankful na I belong in a company that supports sports. So, hindi siya naging masyado ganun ka-difficult for me kasi I can still train, I can still compete even once. So, we have this athletic list na I can file. So, parang pwede ako mag-train sa umaga, papasok ako sa hapon. So, parang, napaka blessed ko dahil yung napasukan kong company, and I'm very thankful for that. How about you, candidate number two? Sa akin naman po, wala kaming athletic, pero blessed din ako sa mga boss ko. Super spoiled ako sa kanila. Kasi parang hindi naman, like yun nga, nag-work ako sa 5-star hotel. So usually, mahigpit sila sa mga leaves, sa mga requests, pero yung department ko, yung boss ko na sobrang bait. So kinausap ko siya, nasabi ko, yung year na to is halos wala ako, hindi ako makakapag-work. And then kung pwede bang i-adjust yung time, wala namang problem. Sabi lang, sinabi lang talaga niya, kapag hindi daw ako nanalo is sisisantihin niya ako. Yun talaga yung sinabi niya. So sabi niya, kailangan mong manalo para daw masulit yung pag-absent ko. Stay tuned for the next episode. Only here on Z81 Radio, Manila.